Hindi na ako nagsishampoo ng aking buhok. Alam ko na meron ilan sa inyo na siguro nandiri nung narinig nyo na sinabi ko na hindi na ako nagsishampoo ng buhok ko. At siguro iniisip nyo na malagkit na, mabaho at madumi and oily ang aking anit at buhok. At dati ganun din ang iniisip ko eh. Pero alam mo no, growing up, naalala ko na meron akong dandruff o kaya ang kati ng ulo ko at nagtataka ako kung bakit ako may dandruff. And at one point in my life, natutunan ko nga na i-rotate yung aking shampoo na ginagamit. I would use baby shampoo kasi nga parang ang harsh sober ng mga ibang mga shampoo. And I was thinking, pag mild enough for baby, siguro naman it's mild enough for me. And parang nag-work naman siya. Pero siguro every few months, kailangan ko pa rin palitan yung aking shampoo kasi kumakati na naman siya. Tapos parang may build-up. Then one day, may nabasa ako na nag-e-explain na hindi nakakabuti ang pag-shampoo at doon ako nag-umpisa mag-isip at mag-imbestiga dito sa binasa ko. At ito ang mga na-discover ko. Pero hindi ko kayo kinukonvince na huwag na mag-shampoo. Nasa sa'yo yan, ikaw na bahala dito sa impormasyon na binibigay ko. Wala akong kinukonvince dito kung anong gagawin mo, bahala ka sa buhay mo, okay? Unang-una, yung buhok at anit natin ay may mga natural oils. Ang tawag dito sa natural oil na ito ay sebum. At ito ang pumoprotekta sa ating anit at buhok. May natural coating siya that keeps our hair moisturized and hydrated. Napoprotekta din ang ating ulo laban sa mga bakterya at mga microorganisms. At ito ay dahil sa kanyang antimicrobial properties. And it also protects our hair from damage. Pangalawa, ang paggamit ng shampoo ay nakakatanggal ng mga natural oils na to sa ating anit at buhok. Yun ang nagiging sanhi ng dandruff at dry itchy scalp. So bakit ba tayo nagsashampoo? Kasi nililinisan natin ang ating buhok at anit? Ang katotohanan ay malilinisan naman ang ating ulo ng regular water at sa pag-shower natin. Kasi wala namang nakadikit sa ating ulo na hindi matatanggal ng tubig. Ala siguro kung construction worker ka o kaya na-expose yung ulo mo sa maraming madidikit na dumi na hindi kaya tanggalin ng tubig. Kung ganun, baka kailangan mo mag-shampoo para matanggal yung mga dumi na yon. Pero sa mga pang-araw-araw, hindi mo kailangan mag-shampoo. At alam mo ba, na before the 1950s, hindi naman talaga nagsashampoo ng madalas sa mga tao. Nag-umpisa lang talaga ito nang dumami na yung mga shampoo commercials na nagsasabi sa'yo at nagko-convince sa'yo na mas maganda yung buhok pag nagsashampoo ka at mas malinis siya. Pero it's actually a myth. At hindi lang yun, maraming harsh chemicals at possible carcinogens ang mga shampoo tulad ng mga chemicals na ito. Sulfates. Ito ay isang chemical detergent na meron sa mga 90% ng mga shampoo. At nagtatanggal ito ng mga natural oils ng ating buhok na pwedeng mag-cause ng irritation, dryness, flaking at dandruff. At may potential ito na mag-form ng carcinogens na nagda-damage sa ating mga kidney at madi-disrupt yung iyong hormones. Ang isa pa ay ang parabens. Ito ay isang additive na dinadagdag para mas tumagal ang shelf life ng shampoo. Nakaka-disrupt ito ng ating hormonal balance and can affect our reproductive health. It can also cause neurotoxicity. At meron ding polyethylene glycols or PEG na nagtatanggal ng natural oils and moisture sa ating anit. And this is also known to disrupt human development and cause cancer. At alam ko na meron naman nagsasabi na konti lang naman yan eh at hindi naman siguro talaga nagkakaroon ng significant effect sa ating health. Pero pag-isipan mo to ah. Oo, totoo konti lang yan. Ano? Pero kung araw-araw mo ginagamit ang isang bagay na pakonti-konti sa buong buhay mo, it adds up. At tulad sa lahat ng bagay, kung isang beses lang, okay lang siguro. Pero kung araw-arawin mo, makakasama na yan sa'yo. At nag-make sense lahat ng ito sa akin. So sinubukan ko na hindi mag-shampoo at sa umpisa, I didn't shampoo for mga a few days. Tapos a few days became a few weeks. Tapos weeks became months. And hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-shampoo. At ang mga napansin ko dahil hindi na ako nag-shampoo ay parang mas healthy ang hair ko ngayon. Hindi ako nagkakaroon ng dandruff ever. Hindi kumakati yung aking ulo at hindi naman naging oily ang hair ko. At walang foul odor ang buhok ko. At isa pang bonus benefit sa hindi pagsashampoo ay ang malaking pagbabawas sa aking gastos. Siguro once in a while, baka gagamit pa rin ako ng shampoo. Kung may mga panahon na talagang kailangan para matanggal yung dumi sa buhok ko na hindi matanggal ng tubig lang, baka gumamit ako. Tignan natin. At alam mo, isa pang napag-isipan ko, na marami tayong mga habits na ginagawa sa ating buhay, pero hindi natin talaga alam kung bakit natin ito ginagawa. Hindi natin subukan pag-isipan itong mga habits na to at pag-aralan kung kailangan ba talaga to o hindi.
hindi natin sinusubukan questionin ang mga bagay nito dahil ito lang ang mga tinuturo sa atin at ito yung mga ating nakasanayan. So ano sa tingin mo sa mga binanggit ko ngayon? Naniniwala ka ba o hindi? May mga conditions ka ba sa hair mo? At anong balak mo gawin moving forward? I'd love to hear from all of you at kahit di ka nag-agree sa akin, gusto ko pa marinig ang mga komento nyo. Salamat sa inyo lahat. Ito si Chris San. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.